Magandang araw, maligayang pagdating. Ako si Binibining Kulin, ito ang Araling Panlipunan. Talakayin natin ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng daigdig at ang mga pangunahing katangian nito. Sa matagal na panahon, inakala ng mga Europeo na ang araw kasama ang ibang planeta sa kalawakan ay umiikot sa mundo kung saan ito ay tinatawag na teoryang geocentric na ipinanukala ni Ptolemy. Sa kabilang banda, inilahad ni Copernicus na ang mundo ay umiikot sa sarili nitong axis habang umiikot sa araw at ito ang tinatawag na teoryang heliocentric. Napatunayan din niya sa teoryang heliocentric na ang sentro ng sansinukob ay ang araw at hindi ang mundo. Sinasabi na may dalawang uri ng teorya na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng daigdig. Ang mga ito ay ang teoryang makarelihiyon at ang mga teoryang siyentipiko. Pero bago natin talakayin kung ano-anong teorya ang mga ito, alamin muna natin kung bakit nga ba tinatawag na teorya. Bakit ba ito tinawag na teorya? Sa teoryang makarelihiyon, ipinapaliwanag ang teoryang creationism, kung saan ang mga pangunahing relihiyon ay may kanya-kanyang kwento ukol sa pinagmulan ng daigdig. Isa sa mga pagkakatulad ng mga kwento na ito ay ang pagpapaliwanag ng pinagmulan ng daigdig bilang likha ng isa o ilang makapangyarihang Diyos. Samantala, ang teoryang siyentipiko naman ay umusbong mula sa pag-aaral gamit ang konsepto ng agham at scientific method. Sa pamamagitan ng pananaliksik o pagsusuri ng mga teorya gamit ang mga ebidensya, ay nabuo ang mga ito. Isa-isahin natin ang mga teoryang siyentipiko. Ang solar system, kasama na ang daigdig, ay nabuo mula sa nagsama-samang gas at alikabok na naging isang nebula. Ang mga kumpul-kumpul na gas at alikabok ay magkakaiba ng laki at sukat. Ang mga ito ay hinatak ng lakas ng gravity at naging patag. Pagkatapos maging patag ay umikot ito ng mabilis hanggang sa nabuo ang araw, mga planeta at mga buwan sa ating solar system. Naiminungkahi ni Pierre Simon Laplace noong 1786. Bagamat ito ay nakabatay sa mga prinsipyo ng agham, hindi ito tumugma sa mga ebidensya kaya ito ay hindi ginagamit ng mga siyentipiko. Teoryang Dynamic Encounter. Ito ay isinulong ni George Louis Leclerc, Count of Beaupon, noong 18th siglo. Ayon sa kanyang teorya, ang solar system ay nabuo mula sa pagbangga ng isang kometa sa araw. Ang mga planeta ay nabuo mula sa mga bahagi ng kometa na tumalsik dahil sa naganap na banggaan. Noong una, ang daigdig ay nag-aalab na bato lamang. Nung lumamig ito, ang tunaw na bato ang bumuo ng kalupaan. Ang mga ulap na nabuo ay nagdulot ng ulan na siyang naging karagatan. Ayon kay Leclerc, ang prosesong ito ay tumagal ng mahigit 70,000 taon. Teoryang Condensation. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang solar system mula sa isang lumiliit na nebula dahil sa epekto ng gravity. Habang ito ay lumiliit, pabilis ng pabilis itong umiikot. Dahil sa bilis ng ikot nito, ang nebula ay unti-unting naging patag. Habang ito ay umiikot at pumapatag, ang gitna ng nebula ay umiinit at paglipas ng panahon, ang gitnang nebula na ito ang siyang bumuo ng araw. Sa palibot ng araw, kumalat din ang hydrogen gas at nuclei kung saan dumikit ang material sa kalawakan. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang mga ito dulot ng pagdikit-dikit at banggaan sa pagitan ng mga material. Ang siyentipikong nagsulong ng teoryang ito ay si Robert Jastrow. Teoryang Planetesimal. Ang pagsulong ng teoryang ito ay pinamunuan ng dalawang Amerikanong siyentipiko, sina Thomas Chamberlain at Forrest Moulton.
Ayon sa teorya nila, ang solar system ay nabuo mula sa material na tumalsik mula sa pagdaan ng isang bituin na malapit sa araw. Pagkalipas ng panahon, ang mga tumalsik na material ay lumamig at bumuo ng planetesimal na naipon at naging planeta. Ang mga mas maliliit na planetesimal na umikot sa paligid ng planeta ay naging mga buwan. Teoryang collision. Ang teoryang ito ay may pagkakatulad sa teorya ng dynamic encounter. Sa halip na banggaan sa pagitan ng kometa at ng araw, ayon sa teoryang ito, ang mga planeta ay nabuo mula sa banggaan ng mga bituin. Ang isa sa mga teoryang naaayon sa teorya ng collision ay ang teorya ng solar disruption. Kung saan ang isang malaking bituin at ang araw ay nabangga upang mabuo ang solar system. Sa kasalukuyan ay marami pang teorya ang iminumungkahi at ipinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang mga natalakay ay ilan lamang sa pinakauna at pinakakilalang mga teorya ukol sa pinagmulan ng daigdig. Ang daigdig ay bukod-tangi sa lahat ng mga planeta sa ating solar system. Dahil ito lamang ang napatunayang kayang magpanatili ng buhay. Kung kaya naman, ito ang planetang nagsisilbing tahanan ng sangkatauhan. Alamin natin ngayon ang mga pangunahing katangian ng daigdig. Sukat at hugis ng daigdig. Ang daigdig ay ang pinakamalaking planeta sa planetang terrestrial o mga planetang gawa sa bato. Ang circumference nito sa bahaging Ecuador ay mahigit 40,000 kilometro. Ang daigdig ay hugis oblate spheroid. Hindi ito perpektong bilog dahil ang pag-ikot ng daigdig sa kanyang axis ay nagdudulot na lumapad ito sa bahaging Ecuador. Ang haba ng isang taon sa daigdig ay mahigit 365 araw. Ang haba ng taon ay nakabatay sa tagal ng pag-ikot nito sa araw. Ang haba ng isang araw ay 24 na oras at batay naman ito sa tagal ng pag-ikot ng mundo sa kanyang axis. Alamin natin ngayon ang mga pangunahing katangian ng daigdig. Ang daigdig ay binubuo ng apat na bahagi o sphere. Ang mga bahaging ito ay ang sumusunod: lithosphere, hydrosphere, biosphere at atmosphere. Isa-isahin natin ang mga ito. Lithosphere. Ito ay ang kalupaan ng daigdig na binubuo ng tatlong pangunahing patong, ang crust, mantle at core. Ang crust ng daigdig ay ang nagsisilbing balat nito. Hindi patag ang bahagi na ito dahil binubuo ito ng iba't ibang anyong lupa. Ang lupang matatagpuan sa ilalim ng dagat. Ito ay gawa sa pirasong tinatawag na tectonic plates. May 15 pangunahing tectonic plates na bumubuo sa lithosphere. Ang North American, Caribbean, South American, Scotia, Antarctic, Eurasian, Arabian, African, Indian, Philippines, Australian, Pacific, Juan de Fuca, Cocos, at Nazca. Ang mantle ay bahagi na matatagpuan sa pagitan ng crust at ng core. Ito ang pinakamalaki at pinakamakapal na layer ng daigdig. Ang kapal ng mantle ay umaabot sa 2,900 kilometro. Ito ay gawa sa mainit na bato na mas mabigat kaysa sa kalupaan ng crust. Ang core ay matatagpuan naman sa pinakaloob ng daigdig. Ito ay gawa sa pinakamainit na mga metal katulad ng nickel at iron. Hydrosphere. Ang hydrosphere ay binubuo ng lahat ng tubig sa daigdig. Ang hydrosphere o ang katubigan ng daigdig ay bumubuo sa 71% ng ibabaw ng daigdig. Kabilang sa hydrosphere ang iba't ibang anyong tubig tulad ng dagat, ilog, lawa,
batis, talon, karagatan, at sapa. Bagamat maraming tubig sa daigdig, maliit lamang na bahagi nito ang maaaring gamitin ng tao dahil karamihan ng tubig sa daigdig ay tubig alat. Atmosphere. Napapaloob sa atmosphere ang lahat ng gas ng daigdig. Ito ay binubuo ng iba't ibang gas katulad ng nitrogen, oxygen, argon, at carbon dioxide. Malaking bahagi ng atmosphere ay binubuo ng nitrogen. Biosphere. Ang biosphere ay pumapaloob sa lahat ng organismong buhay sa daigdig. Kabilang sa biosphere ang mga tao, hayop, halaman, at mga microorganism. Sa loob ng biosphere, ang mga bagay na may buhay ay bumubuo ng mga komunidad ayon sa kanilang kapaligiran. May ilang uri lamang ng hayop at halaman na kayang mabuhay sa ilang uri ng kapaligiran. Ang mga komunidad ng mga halaman, hayop, at iba pang bagay na may buhay ay tinatawag na biome. Maraming teorya kung paano nagsimula ang mundo. Ngunit ang tiyak lamang ay mayroong isang mapagmahal na Diyos na lumikha nito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Ako si Binibining Kulin para sa ClickGen.